guys, good morning na naman sa inyo. And of course, for today's video, magluluto tayo ng, ayan, at syempre, condensed milk. Ayan, ito po yung ating mga pangunahing kailangan o sangkap. Ayan, at syempre, na-miss natin ang gumawa ng condensed milk. Ayan, at syempre, ito po yung ating mga sangkap. Ayan, hindi po kasali yung pusa. Ayan, so yan po yung ating flour. Ayan, flour or... basta itong harina, ayan, harina, and of course, meron din tayo ditong condensed milk, ano, kasi nga condensed milk cake, kaya meron tayong condensed milk, and of course, meron din tayong dalawang itlog dito na gagawin natin mamaya, ano, babatayin natin yan, and of course, kakailanganin din natin dito ng oil o vegetable oil ang ating gagamitin dahil wala po tayong butter or yung ginagamit dito, margarine, pwede rin dito, pero yan yung available natin, kaya yan ang gagamitin natin dito nga po sa vegetable oil, dito nga po sa ating gagawing condensed milk cake, and of course mangailangan din tayo dito ng baking powder, ayan, so yan na po yung ating mga pangunahing kailangan, and of course samahan nyo na ako sa ating pag-prepare sa ating lulutuin ngayong araw na ito, May 30, 2020, ayan, para man sa ganon, eh mayroon tayong mamerienda ngayong, ayan, nakakabagot ang naka-stay home, ayan, so, ayan guys, nabuksan na natin itong condensed milk, and of course, ayan, meron na tayong itlog, ayan, nakakuha na natin, ayan, nalagay na natin dito sa ating mangkok itong ating itlog, ayan, and of course, ihiniwalay ko yung kanyang puti, ano, may puti siya dyan, yan yung gagawin nating icing mamaya, no? So, lalagyan lang natin yan ng condensed milk, saka natin babatiin hanggang sa ito ay maging sticky siya, ayan, or creamy, ayan. So, yan po yung ating gagawin ng force, oras na para ilagay na natin dito sa lalagyan itong ating harina or itong ating all-purpose flour, ayan, flour. Isang kilo po ito, ano? So, itong gagawin natin ay isang kilo. So, medyo marami siya, no? Medyo marami. So, medyo malaki itong ating gagawin na condensed milk cake. Ayan. Ayan. And, of course, ihalo na rin natin itong ating baking powder. Ng kalahati, ano, kalahati ang pinagawin natin ng baking powder para as in na talaga naman napakalab yung kanyang pag-alasak, yeah. So saka natin ito haluin ng maigi, yeah, haluin natin ng maigi, samantala kung kulang yung inyong tamis, ano, kung kulang yung tamis, lalagyan natin dito ng kaunting asukal mamaya, ano, para as in na matamis siya. So, yan. Yan, so yan na muna kayo at haluin ko ito ng maigi. Dito ang ating asukal, yan, lagyan na rin natin ng asukal. Kapag nahalo na ng ganyan, paghalo-haloin na rin natin itong mga liquid, ano? Itong mga liquid na kanyang ingredients, ayan. So, itong ating oil, ayan, itong oil, itong ating condensed milk, and of course, itong ating itlog, ayan. So, ito, paghalo-haloin na rin natin lahat, eh. Kalahati lang ilagay natin kasi yung kalahati, gagawin natin icing mamaya. Tamis. Gagawin natin mga oil. Ayan. So, saka natin. Matilim na. Pagkabun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 g
So ayan, okay na siya. So ayan guys, okay na siya. So oras na para ilalagay na natin itong ating liquid na ingredients dito sa ating dried ingredients. Ayan, lagyan na natin doon sa gitna lang. Saka natin haluin ng maigi, no? Haluin natin ng maigi. Yung dapat lahat okay siya, yung wala siyang buo-buo, ano, para mas maganda. Kung sakaling kulang ang inyong liquid ingredients, pwede nyo itong lagyan ng tubig, kaunting tubig, ano, dahil nilagyan naman natin ito ng asukal, pwede natin lagyan ito ng tubig. Kulang, lagyan na natin lahat. Ayan. So dyan na muna kayo, haluin ko na ito, ano. Guys, nahalo na natin ito ng maigi, ano, ayan. Nakikita nyo, ano, pero mas maganda kasi yung may machine kayo na panghalo para mas mahalong maigi. So, nakakangawit kasi ng kamay yung mano-mano na panghalo. Ayan, nangalit yung kamay ko sa panghalo kanina. So, ayan, so okay na rin siya. And of course, ready na rin itong ating paglalagyan. Ayan, nilagyan ko lang yan ng mantika, ayan, or oil. Pinahiran ko ng oil para mas madaling matanggal mamaya kapag ito ay naluto na, ayan. Siyempre, ilalagay na natin o ililipat na natin dito sa ating pag-steaman itong ating gagawing cake. Ayan, cake, lipat natin dito. Ayan, buhos na natin. Ayan. So, ayan. Yun. Ayan. So, ayusin lang natin ito ng maiki. Ayan. Siyempre, yan na muna kayo at tatanggalin ko lahat yung nandoon nga po dito sa ating isang kaserola kasi nilipat natin kanina kasi nga mas madali siyang mahalo ng mabuti kasi nilagyan natin kanina ay masyado siyang maliit. O ayan guys, ano, tulad ng kikita nyo, ilagay na natin doon sa ating steamer kasi kanina naglagay na ako ng tubig sa steamer and of course pinapakuluan ko na habang minimix ko itong ating mga ingredients. Ayan, at syempre tara na, samahan nyo ako sa ating paglalagay doon nga po sa ating steamer para naman sa ganon eh maghintay tayo dahil medyo marami ito at makapal, maghintay tayo ng 30 to 40 minutes para naman sa ganon eh maluto itong ating condensed milk cake. Ayan, at syempre dyan na muna kayo. Ayan guys, tulad na kikita nyo, nalagay na natin sa steamer and umuusok na rin. So, ayan, maghintay tayo ng ilang minutes bago natin ito bubuksan ulit. Ayan, at syempre tutusukin natin mamaya ng siguro mga steak na maliit kung ito nga ba ay luto na. So, dyan na muna kayo at let's wait for a few minutes. Okay guys, pagkatapos po ng ilang minutos, ayan, at syempre hinango natin dun sa apoy itong ating condensed milk cake. Ayan, at syempre ito lang nakikita nyo, ayan. So, okay na, ready na siya. And of course, hindi ko na pinakita kanina, pinahiran natin yan ng condensed milk sa ibabaw para na magandang eh mas masarap at syempre mas malinamnam sa ating mga panlasa. Ayan, so tapos na po natin na naluto itong ating condensed milk cake. Ayan, at syempre tulad na nakikita nyo, ano, ayan. So, ready na po siyang lantakan. Pwede na po tayong magmerienda sa masarap nating condensed milk cake. Ayan. At syempre, kung nagustuhan yung video ito, maaari po itong i-thumbs up. And of course, pwedeng i-share para mapanood ng ating mga ibang kababayan. Kung di mo nagustuhan, maaari po itong i-thumbs down. Ayan. At syempre, huwag mo naman kalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba. And of course, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para sa ganun ay lagi kang updated kapag meron akong makabagong uploaded videos. Ano? At syempre, huwag mo na rin kalimutang mag-follow and mag-like sa ating Facebook page, Cooking Ideas ni Yong. And of course, huwag mo na rin kalimutang mag-follow and mag-like sa ating second page, Native Fruits TV, na kung saan pag-usapan natin yan yung mga iba't ibang klase o uri ng mga prutas o native fruits na kung saan ay nakakalimutan na sa kasalukuyan. Ayan, at syempre, babalikan natin ang mga prutas na yan na talaga naman marinam na masarap at syempre, masustansya. Ayan, at syempre, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa aking second channel, yung TV po ang pangalan nun. At syempre, ang content po nun ay yung mga viral videos na kung saan ay ginagawa natin ng mga reaction. Ayan, at syempre, maraming salamat. God bless and good luck. I love you all. Bye-bye!